So ayun guys, ipapaliwanag ko lang po sa inyo itong maling tutorial o maling paliwanag ni Sir Christian. Kasi ayun po, kung napanood niyo po ang video na yan, sinasabi niya po dyan na may isang tao na nagka-violation dahil sa mali ang pangalan o hindi totoong pangalan na ginamit niya. Ito yung tinatawag na violation na account integrity, authenticity, identity. So ibig sabihin daw niya is mali daw po yung pangalan na ginamit kaya nagka-violation. Pero kung napapanood niyo ang video niya, nagkaroon po ng violation yung tao na yun doon sa Facebook page niya. Ang Facebook page niya is inunpublished po. So, ibig sabihin, ang may violation, yung Facebook page niya, hindi po yung personal profile niya na iba ang pangalan, na hindi totoo ang pangalan. So, kung mababasa natin dyan, meron nakalagay dyan na you have this standard na tinakpan kasi hindi natin mabasa ng buo. Pero may nakalagay, your content goes against our stand. Ibig sabihin, yung content niya, is yun ang nagkaroon ng violation. So, paano nga ba? So ito, paliwanag ko muna sa inyo kung bakit talagang hindi totoo na bawal gamitin yung hindi totoong pangalan. Kasi, kapag ka ikaw gumawa ng Facebook page or Facebook account, nag-submit ka ba ng valid IDs? Nag-submit ka na ba ng birth certificate mo? Diba? So, paano malalaman ni Meta na ang ginagamit yung pangalan ay fake or nickname mo lang? Diba? Diba, hindi nila alam. Maliban ko na lang kung nagpasa ka na ID. So, ganito po yon. Bakit nga ba tayo nagkaroon ng violation na ganyan? Kasi ako mismo, nagkaroon ako ng violation na ganyan na account, integrity, authenticity, identity. Kasi nga, mahilig ako mag-upload ng video na galing sa iba. So, may paliwanag po kasi dyan. Kung ito, basahin natin to. Ayan po, basahin natin yan. Account or integrity yan, pa-scroll pa baba. Is the cornerstone of our community. We believe. Blast na ba siya nyo? Blah, blah, blah. Maraming ano dyan. Tapos yun, meron dyan ang kalagay na basahin nyo lang po. In order to maintain a safe environment and power-free, yan. Basta maraming nakasulat yan. Pero sa pinakababa po ang importante dyan, scroll tayo pababa, yan. Yan, scroll pa, scroll. Yan, ito guys. Ito po yung kadalasan na violation natin. Repeated significant change to identity details such as name or age. So, lagi kang nagpalit-palit ng apelyido, edad mo, bawal po yun, lagi magpapalit ka ng edad mo. Kasi ibig sabihin is, talagang may tinatago ka, mali-mali yung binibigay ng information, bawal po yun. Bawal po magpalit-palit ng pangalan, bawal po yun. Yung lagi ka nagpapalit ng pangalan, bawal din po yung lagi nagpapalit ng edad mo, di ba? Kasi, pat ka nagpapalit ng edad mo, kung tama naman yung una, di ba? So, anong ibig sabihin nun? So, ibig sabihin na hindi, totoong edad mo yun, kasi lagi ka nagpapalit. Tapos ito, impersonate others by using their photos. So, ibig sabihin, magkaroon ka ng violation na ganun kapag ka ginagamit mo yung photos na iba. Tapos, ibang pangalan pa ginagamit mo, yung may pangalan pa ng mga sikat, di ba? So, ibig sabihin, nagpapanggap ka na ibang tao, kaya ka magka-violation ng ganun. Okay? So, yun po, doon pasok ang violation na tinatawag natin na account integrity and authentic identity. So, marami pa dyan yung mga videos na ina-upload mo na galing sa iba, posible ka rin na magkaroon ng account integrity and authentic identity. So, yun po guys, hindi po totoo na bawal maggamit or magamit ang hindi totoong pangalan. Hindi po yun totoo guys. Sa totoo lang, may advantage po at disadvantage ang paggamit ng totoong pangalan sa personal Facebook natin or sa profile. Kasi, halimbawa, pagka nagkaroon ng violation ng personal Facebook mo, hihingian ka ng ID. So, paano yun? Kung nickname ang ginamit mo, tapos yung ginamit mong ID ay hindi magkatugma, magkaproblema ka doon. Yun ang disadvantage sa paggamit ng hindi totoong pangalan. Pero ito pa, ang advantage naman ay hindi ka agad-agad makilala ng mga scammer at malayo ka sa mga hacker pagka hindi totoong pangalan ang gamit mo. Kasi pag totoong pangalan ang gamit mo, posible nilang gagawa sila ng faking information mo para manakaw ang Facebook account mo. Yun po ang advantage dyan. So, may mga dalawang bagay yan eh. Nasa iyo po yan kung magamit ka ng totoong pangalan. Pero hindi po bawal ang paggamit ng nickname o hindi mo totoong pangalan. Kasi baka mamaya, nagpapanik na kayo dyan.
Okay, baka kasi nagpanik na kayo nung napanood nyo yung tutorial ni Sir Christian eh. O kasi karamihan sa atin, hindi talaga totoong pangalan ang ginagamit natin, di ba guys? Mga nickname, di ba? Kasi kahit ako, hindi rin totoong pangalan nakalagay sa personal profile ko, pero hindi ako nagkabayilisyon. Nagkakabayilisyon ka lang, yun nga, pinapaliwanag ko na gumagamit ka ng mga pangalan ng sikat, tapos ginagamit mo yung picture nila, or nag-upload ka ng iba't ibang mga video na hindi ikaw, tapos inangkin mong ikaw yun, violation yun. Yun ang pasok sa tinatawag na account integrity and authentic identity. Okay? God bless.